Mukhang may ugali na pala ito si Lenny Robredo. Mang-aagaw. Kung matandaan ninyo, noong mga dekada 70-80, may ginagawa ang NPA dati, no? Nang kulang pa yung armas nila. Ang tawag doon, agaw armas. Ang ginagawa nila, kapag may pulis yan na nag-iisa o may sundalo dyan nag-iisa, lalapitan, babarin, babarilin, patay, kukunin ang armas. Agaw armas. Ah. Noong 2016 elections, agaw eleksyon. Agaw balota. Agaw resulta. Yun ang ginawa ni Lenny Robredo nang aagaw. Ha? At hindi lamang balota, hindi lamang eleksyon ang inagaw ni Lenny Robredo. Agaw asawa. Mahilig ka sa agaw, Madam Lenny Robredo. Naku, bad yan. Ha? Bad yan. Ha? Hindi maganda yan sa tingin ng tao. Kaya naman pala, tinatago mo ngayon si Bulitas eh. No, ayaw mo makita may katabi ka na may bigote ngayon. Dati eh. Naku, kahit saan ka pupunta, nasa si bigote, nasa likod mo, nakangiti-ngiti na si bigote, magiging first gentleman ako. Baka sakali, magiging first gentleman. Ngayon, tignan nyo, wala. Wala na si bigote sa tabi ni Lenny. Bakit? Eh, kasi sabi ng mga handler ni Lenny, naku, itago muna yan. Ligpit mo muna yan. Kasi nahahalata na. Nahahalata na, na hindi lamang siya assistant, kundi assistant 24/7. Ah, assistant 24/7 si bigote. Ah, agaw, asawa. Ah, tignan mo yung ugali mo. Nang aagaw ka ng asawa. Kinalimutan mo na pinatay ang asawa mo. Tapos, yung asawa ng ibang babae, iaagawin mo pa. Dahil lamang sa ambisyon mo. Tapos, ito naman ngayon. Agaw balota, agaw resulta, agaw asawa ngayon, agaw katambal. Aagawin mo pa si Tito Sen. Gusto mo na sa iyo sumali, magiging katandem mo si Tito Sen at papaatrasin mo na lang si Senator Ping Lacson. Agaw! Ha? Agaw! Yun ang ano mo, ang fighting slogan mo. Agaw! 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 Ha? Si Agaw Lady. Yun. Ha? Agaw. Hindi nalugaw. Oh. Hindi lugaw pero malapit, di ba? Si Agaw Lenny, hindi nalugaw ang tawag gusto ko. Si Agaw Lenny. Kasi pati katandem ni Ping Lacson, gusto mong aagawin. At gusto mong aagawin pa rin ang pagiging Pangulo ng Pilipinas. Because nasa iyo ngayon, inilalagay sa balikat mo ngayon, ng oligarko, ng makaliwa, kawawa si Isko, iniwanan ng oligarko. Sa iyo ngayon, tinataya ang kinabukasan ng oligarko dito sa Pilipinas. Ang dami yung pera ngayon. Sabi mo, wala kang pera. Naku, lukuhin mo pa yung ate. Huwag mo lukuhin kami. Baka yung ate maniniwala sa iyo. Pero pati ate kayo, matatalino, nakakapag-aral na eh. Kaya yan, Madam Lenny. Agaw. Eh, inagaw mo pa. Pati yung oligarko, inagaw mo pa kay Isko. Yan, oh. Agaw pati yung oligarko, inagaw mo kay Isko. Pati ang mga kasama ni Kaisko sa makaliwa. Alam mo kung bakit? Kasi sabi mo kahapon, nakahanda ka na na isiwalat mo to reveal your senatorial lineup. Sabi mo, you are now finalizing yun ang balita, no? Dito sa The Manila Times, no? Robredo is slate finalized, no? Ito papakita ko yung headline sa The Manila Times, no? Slate finalized, ito ang ibig sabihin slate finalized, tatakbo bilang senador sa ilalim ng kanyang hanay, no? Slate finalized. So bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang nakapagsabi si Vice President Robredo na slate finalized, ngayon pa lang ba nabubuo?
Ah, ito pala ang dahilan kung bakit nag-neutral siya, nag-independent, para daw yung ibang mga kandidato mula sa ibang partido ay maaaring pumasok sa kanyang grupo. Oh. Sino-sino ngayon itong mga nasa linya? Ah, sino ang magiging kasama ni Lenny Robredo? At ito nga po, no? Agaw asawa, agaw resulta sa 2016, agaw oligarko, no? Pati yung mga makaliwa na kakandidato na kasama ni Kaisko, agaw na ngayon. Inagaw na naman ni Lenny Robredo. Bakit ko nasasabi yun? Ha? Bakit ko nasabi na pati yung mga makaliwa ay inaagaw ngayon ni Lenny Robredo at isasama niya sa kanyang tiket ito, no? Dahil kinausap niya, no? Kinausap niya yung mga makaliwa na kandidato. Oh, yan, yeah, no? Robredo in talks with Colmenares, Matula, Alex Lacson for 2022 Senate slate. Siguro naman hindi ko na kailangan ipapaliwanag. Hindi ko na kailangan ipapaliwanag kung ano ba ang kulay ng mga nag-file ng COC na mga taong ito. Tingnan nyo, nag-file na sila, hindi pa nila alam kung sino sasama nila. Ibig sabihin yung sabog. Ha? Sabog sila. Wala silang tamang paghanda, wala silang pinagbumulan na agenda, platform of government. Nag-iisa lang ang agenda nila, ambisyon. Gusto lang talaga nila na maibalik ang kapangyarihan sa kanila. Yun, ha? Yun ang kanilang layunin. Ah, sino ba itong mga kandidatong ito, no? Okay, si Nery Colmenares, alam naman po natin, bayan muna yan. Naging party list congressman ito ng bayan muna ng tatlong terms. Tumakbo bilang senador, dalawang beses na natalo ito, no? Natalo, no? At itong si Sunny Matula ay nagkaisa and Federation of Free Workers o Labor Union, no? At itong si Alex Lacson ay sa Kapatiran Party. Eh, naku, kailangan ko ba spelling ang kapatiran? Kung ano bang kulay ng kapatiran? Pula. Ah. So, ito daw ay ipinahayag ayon sa Rappler ni dating Liberal Party congressman, no? At kayo tumatakbo rin bilang senador, si Teddy Bagilat Jr., no? So sabi niya, ito daw ay naririnig, no, ni Bagilat, sabi niya sa Rappler. These are just things, eh, mali pa naman, this is just things, no? We heard, no, Sunny, Nery, Alex Lacson, no? So si Colmenares at si Matula ay nag-confirm din sa Rappler na oo nga, no, may nangyayaring usap-usap sa pagitan nila, no, with the Vice President Lenny Robredo, no? So itong si Colmenares at si Matula ay dati mga convenor, no, ng isang bayan opposition coalition, pero dahil nga na medyo nakulayan ang isang bayan na pula, no, ay nag-leave sila. Umalis sila, at sila ang Labor win senatorial ticket, no, na wipe out, no, noong 2019, no. So sabi ni Colmenares, yes, talks are ongoing on my inclusion, na isasali siya doon sa ticket ni Lenny Robredo. Nothing definite yet. No? Eh, nakuha. Huwag na kayong nothing definite. Sigurado na yan.